masasabi ko is ibang iba talaga. Ibang iba talaga, promise. Hello guys, welcome sa channel, and ngayon i-unbox at i-build natin ang HKC M27 G3F monitor. And part ng video na to is hindi siya lang about unboxing and building. So ako bilang 60Hz user, gusto ko malaman ano ba yung magiging initial reaction ko transferring to 144Hz. So marami ng factors naman makaka-affect sa psychological thinking natin dahil sa mga video na nandyan about 60Hz, 75Hz, 144Hz, mga video na nag-state na talagang malaki yung magiging difference nila compared sa 60Hz monitor. Pero ina nga, ako bilang 60Hz monitor user ng napakatagal na, gusto ko malaman ano ba yung magiging initial reaction ko. So marami ng factors na makaka-affect sa kung ano ba yung dapat i-expect. So, wow, nag-rhyme. So ayun, build na natin to at i-plug in natin and tignan natin ano ba yung magiging initial reaction ko. Okay guys, so na-plug in ko na siya. Sakto naman siya sa workstation ko, sa computer table ko. Although, bala ko papalitan sa future ng set, ganitong setup. Kasi, ewan ko, medyo hindi ko na feel tong ganitong computer table. Pero, going back sa monitor, so, ewan ko, talagang nalalakihan ako. Talagang, napagyan ako. Ha? Ang laki talaga. So, kung gusto niyo malaman yung specs ng PC na gamit ko ngayon, although papalitan ko rin ito kasi dumating na yung mga parts na kailangan ko para sa bagong PC ko. So, bibuild ko yan. Abangan niyo yung video na yun. And then, so yun. Ito yung specs ng PC ko ngayon. Kung nakikita niyo, somewhere dito. Na-display ko siya. And then, yun. Ang unang itatry ko is yung talagang nilalaro kong game, which is Apex Legends. Medyo di ko sure kung paano ko ba i-record to. Nakafocus pa lang yung camera para reaction ko lang talaga yung nakikita o... Oo, yun na lang muna kasi yun naman talaga ang pinaka-focus ng video na to. So, focus muna tayo sa talagang initial reaction or initial... Ano bang tawag? Ano bang may word akong iniisip eh? Maalala. Basta yun, yung initial something sa paglipat ko mula 60Hz papuntang 144Hz. So ito na, G na tayo! Okay guys, so sa ngayon talagang nag-a-adjust pa ako dun sa size. Laki talaga. Laki talaga bro! Pero, ewan ko eh. Well, unang-una wala na yung screen tearing. So yun is yung hindi magawang makipagsabayan ng monitor sa FPS na binubuga ng PC. So wala na yun. Yun yung pinakauna kong napansin. And wala namang sobrang OA na reaction na sobrang lino, sobrang galing, sobrang lakas, sobrang ganito, sobrang ganyan. Wala namang ganito. Okay guys, so may isang detail akong nakalimutan at yun ay yung pagpalit nung setting sa display. So nung tinesting ko siya nung una, naka 60Hz pa rin ako. So kaya siguro talagang hindi ko na feel siya. Pero ngayon, kita nyo naman, naka 144Hz talaga siya. So ngayon, tignan natin kung ano talaga magiging reaction ko. So from 60Hz to 144Hz. Let's go! Okay, so masasabi ko is
Ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga, promise. Fluid eh, fluid yung takbo niya. Hindi, walang stutters, walang lag. Smooth yung... Smooth! Mas smooth pa sa mukha ko. So yun guys, ito talaga, honest na reaction ko to. Yeah. Nasa shooting range ako eh, practice na. Ano? Iba pala talaga yung... Apektado yung... Bawa, kung naglalaro ka ng first-person shooter or FPS games, talagang maapektuhan yung tutok mo pag naka 144Hz ka. Although, yung frames na binubuga ng rig ko ngayon is hindi naman umaabot sa 144Hz ng naka 1080p, very noticeable pa rin yung difference. Tsaka yung ingat, talagang ano eh, hindi ko alam, pero mas madali tumutok. Hindi mo ramdam na parang may lag o kung ano. Tapos smooth yung takbo ng laro. Ramdam mo talaga yung kung ano yung binubugang frames ng PC mo, yun yung nakukuha mo. So recommended talaga mag 144Hz. So kung ikaw naka 60Hz ka pa rin ngayon at may pangbili ka naman, kung itong monitor na to na binili ko is HKC, hindi naman siya bigating brand. Pero okay na siya para sa akin. Kaso nga lang, itong specific na monitor na nakuha ko, pag naka-on yung freezing, nag-flicker yung, basta may parang ilaw na gumagano gano'n. So, hindi naman siya sobrang noticeable, pero na-report na sa ECPC, sana lang masolusyon nila. And yun lang. So yun lang for this video guys. So thanks for watching. Subscribe pag di pa kayo nakasubscribe. And abangan nyo pa ang mga susunod na videos. See you!